Good morning, happy Sunday. Tayo pa rin po ay nasa ating sharing blueprint for a life of wisdom, kung saan tinitingnan natin at pinag-aaralan natin ang buong aklat ng Ecclesiastes upang matutunan kung paano magkaroon ng isang makabuluhang buhay, a meaningful life, kahit sa maikling panahon natin dito sa mundo. Bago tayo magsimula, bago tayo pumunta sa ating mensahe, ay sama-sama muna nating sambahin at awitan ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating mga worship songs. Sing with me, how great
teach me your ways, O Lord my God, and I will walk in your truth. Give me a totally undivided heart, that I may fear your name. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart, cleanse me, Lord, I remove from me all that is standing in the way of your love. Teach me your ways, O Lord. Divided heart, that I may fear your name. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way of your love. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way of your love. Remove from me all that is standing in the way of your love. Life group is a group of people doing life together. Jesus said, "By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another." More than just a weekly Bible study, a social circle, or something you need to check off your to-do list, it's also the things that happen in between. It's the hellos, how are you, how can we help you, and how can we pray for you. At the end of the day, we ask, how can we go through this together? Life groups, doing life together. Meron akong isang kaibigan back home in Dumaguete sa church kung saan ako lumaki. He was already 80 years old. Wala na po siyang asawa. Sabi niya, he had 2 sons and yung isa ay nagpakamatay. Yung isa hindi niya na alam kung nasaan. He lived alone in a small house, isang barong-barong, siya lang mag-isa doon. And wala siyang ni isang relative, kapamilya, na nag-aalaga sa kanya kasi hindi naman siya originally from there.
meron siyang maraming sakit. He had high blood, he had arthritis, nahihirapan na rin siyang makarinig. And he can hardly walk. Kailangan niya ng tungkod para makalakad. He did not have any income. Dati po siyang karpentero. Ngunit noong mga panahong yun, he was relying on DSWD. Tumatanggap lang siya ng allowance. At minsan, tinutulungan din siya ng mga church members. The church was his only community. Wala siya ibang kapamilya. And every time he went home from church, sabi niya, mag-isa na naman siya. And lagi niyang kinakwento sa akin. Kukwentuhan kami. He always tells me that every day he prays that the Lord will take him away. Nakunin na siya ng Panginoon para hindi na siya mahirapan. Sabi niya, pagod na siya at gusto niya nang magpahinga. Last year, pinagbigyan na ng Panginoon ang kanyang panalangin at siya'y kinuha na. While listening to him, I can't pretend na alam ko ang kanyang pinagdadaanan. Mahirap nga naman siguro. But listening to him, it seemed like he no longer wanted to live. The more he lived, mas tumatagal ang kanyang buhay, mas nagiging mahirap, mas nagiging mapait, mas nagiging lonely. Life was not good for him anymore. He was poor, mahirap siya, nag-iisa, and meron pa siyang maraming sakit. Although, hindi niya inisip na kunin ang kanyang buhay sa kanyang sariling kamay, he wished that the Lord would just end his life and take him away. Iyan ang buhay, ano? May mga panahong puno ng lungkot at bighati. Ngunit meron din namang mga panahon na merong saya at kagalakan. Sabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 14, magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan, ay isipin mong parehong pinadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari bukas? Hindi ibig sabihin na ginawa ng Diyos ang masamang nangyayari. Ang sinasabi dito ay ang Panginoon ay may gawa ng lahat ng araw. Dahil dito, nagmungkahay ang tagapagsulat ng Ecclesiastes ng mga pag-uugali na makakatulong sa isang tao na tanggapin ang kalagayan sa buhay, for better or for worse, upang masulit ang buhay dito sa mundo. Gusto mong magkaroon ng mainam, mabuti at magandang buhay sa kabila ng lahat ng pangit at mapait na bagay sa mundo? Ang suggestion ng Ecclesiastes ay mamuhay ng may karunungan. Sabi niya sa verse 11 to 12, ang taong nagtataglay ng karunungan ay higit na mainam kaysa minamanang kayamanan. Ang tulong na nagagawa ng karunungan sa tao ay tulad ng magagawa ng salapi. Ang tao ay maililigtas ng kanyang karunungan at ito ang kabutihan ng kaalaman. Tinalakay niya ito sa buong Ecclesiastes chapter 7 at sinagot ang tanong kung paano mamuhay ng may karunungan. Paano nga ba mamuhay ng may karunungan? Una, mamuhay ng may prinsipyo. Basahin natin sa verse 1 to 10. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango at ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakda ring mamatay. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan, pagkat maaring malungkot ang muka ngunit masaya ang kalooban. Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Mas mabuting makinig sa saway ng matalino kaysa isang mangmang ang pupuri sa iyo. Ang halakak ng mangmang ay tulad ng siklab ng apoy, walang kabuluhan. Ang matalinong nandadaya ay para na ring mangmang. Ang suhol ay sumisira sa dangal ng tao. Ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pagsimula. Ang pagtitiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan. Pag-aralan mong magpigil sa sarili. Mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Huwag mong itanong kung bakit mabuti noong araw kaysa ngayon, pagkat iyay tanong na walang katuturan. Sa mga verses na ito, tinalakay ng writer ng Ecclesiastes kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mabuting pangalan, katapatan at dangal ng isang tao. Tinalakay din niya ang mga mabuti or mga mas mabuti na verses or better than kung saan kinukumpara niya ang isang gawain at kung ano ang mas mainam na gawin dito.
may mga paalala at pabala din siya sa mga masasamang bagay na hindi natin dapat gawin. Para sa tagapagsulat ng Ecclesiastes, ang pagkakaroon ng prinsipyo at integridad ay karunungan. Kahit puno ng korupsyon at kasamaan ang mundong ito, pwede nating piliing maging mabuti, maging matapat at marangal. Ang mga taong gumagawa ng mabuti sa kabila ng kapangitan ng mundo ay sila rin makakaranas ng saya at galak. Ito ang tinatawag na the good that only the good knows. Merong kabutihan na yung mga gumagawa ng kabutihan lamang ang nakakaalam at nakakaintindi. Nung nagtatrabaho ako sa isang NGO sa Tondo, we were helping the urban poor. Medyo mahirap ang trabaho, madumi ang paligid at mabaho. Minsan, may mga panahon na may naghahabulan, nagbabarilan, medyo mapanganib. Ngunit kapag may mga projects kaming natatapos, napapasalamat ang mga tao doon, ang mga beneficiaries namin. Minsan niyayakap nila kami o kinakamayan. Ang sarap ng feeling, yun bang alam mong may nagawa kang mabuti at masaya ka? Sa kabilang banda naman, ang mga masasama, mga makakasarili at korap, ay sila din ay alam na alam yung feeling na kinakain ng kanilang konsensya, pagkakasala, kalungkutan at pagkapuot sa sarili. Ang piliing gumawa ng mabuti sa kabila ng kasamaan sa paligid ay karunungan. Mas nararanasan natin ang maganda at mabuting buhay kung tayo ay walang inaapakan at kung tayo ay tapat sa ating kapwa. Pangalawa, mamuhay ng may pagtitimpi. Basahin natin sa verse 15 to 22. Sa loob ng maikling panahon ng aking pamumuhay, nakita ko ang lahat ng bagay. Nakita kong ang tao ay namamatay kahit siya'y mabuti at may masamang nabubuhay ng matagal. Huwag kayong magpakabuti o magpakatalino ng labis. Bakit mo pahihirapan ang iyong sarili? Ngunit huwag ka rin namang magpakasama ni magpakamangmang at baka mamatay ka nang wala sa panahon. Huwag kang magpapakalabis ng kabutihan o kasamaan. Sa anumang kalagayan mo, magtatagumpay ka kung may takot ka sa Diyos. Higit ang magagawa ng karunungan ng isang tao kaysa magagawa ng 10 hari sa isang lungsod. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Huwag mong pakinggan ang lahat ng sasabihin sa iyo ng tao at baka kalaunan ay mismong alila mo ang humamak sa iyo sapagkat alam mo sa iyong sarili kung gaano nakarami ang iyong hinamak. Sa puntong ito, napansin ng may akda na ang katuwiran ay hindi laging humahantong sa kaligayahan o ang kasamaan sa pagdurusa. Ang matuwid ay maaring mamatay nang wala sa panahon. Ang masama ay maaring mabuhay nang mahaba. Hinimok at nagmungkahi ang mayakda ng isang gitna, a middle ground, kung saan ang kasiyahan ng isang tao sa buhay ay hindi masisira alinman sa isang sobrang masigasi na pag-aalala para sa katuwiran at karunungan o isang masyadong mapagparaya na ugali sa kasamaan at kahangalan. Ang taong umiiwas sa parehong bagay at sumusunod sa Diyos ay magtatagumpay sa huli. Hindi rin dapat na pinapakinggan natin lahat ng sinasabi ng tao kasi hindi naman lahat yan katotohanan at makakatulong sa atin. Kaya kailangan ng karunungan, wisdom, to know which voice to listen to. Sabi nga sa isang kanta, no, too much of something is bad enough. Sa lahat ng bagay, kailangan may pagtitimpi at iwasan ang pagmamalabis. Yun ang laging problema when we go to the extremes. Pag wala ng limit at sobra-sobra sa pagkain, sa pera, oras at iba pang bagay. Meron akong isang kwento. Merong isang hari na kinulong sa isang prison tower. Ngunit ang prison tower na ito, merong maliit na pintuan. Ngunit wala itong lock. Pero ang pintuan ay napakakipot. At araw-araw, dinadala ng hari ng kanyang kapatid ng masasarap na pagkain. Yung hari kasi wala siyang control sa kanyang sarili at mahilig siyang kumain. Pwede sana siyang makalaya, pwede siyang he can run to freedom because the door was never locked. But the door was so small na hindi siya kaasya kung lagi siyang kumakain at napapakamalabis sa kanyang kinakain. Ngunit siya'y nag-enjoy masyado sa kanyang kinakain, dinadalhan siya araw-araw ng masarap na pagkain at namatay siya sa kulungang iyon na wala naman sanang lock. Nang hindi nakakalaya, nang hindi nakikita, nang hindi nakakaranas ng kalayaan.
Ang mamuhay na may pagtitimpi ay karunungan. Parang sinasabi nito na may bukas pa naman at hindi naman kailangan ubusin kung ano ang meron ngayon. Na pagtama lang kinuha at kinastos mo ngayon ay may madudukot ka pa bukas. Na mas ma-enjoy natin ang buhay kapag hindi tayo naging alipin ng ating laman, ng ating appetites. The good life is the one that is lived in moderation. Paano nga ba mamuhay ng may karunungan? Pangatlo, mamuhay ng may pagtitiwala sa Diyos. Basahin natin sa verse 23 to 29. Sa lahat ng bagay ay sinubok ko ang karunungan sa pag-aakalang ako'y matalino, ngunit napanatunayan kong hindi pala. Hindi natin matatarok ang kahulugan ng buhay. Napakahiwagan ito para natin maunawaan. Gayunpamay, nagpatuloy ako sa pagdili-dili. Nagsuri akong mabuti at mataman kong siniyasat ang dahilan ng lahat ng bagay. Nalaman kong kamangmangan ang magpakasama at walang kabuluhan ang magpakamangmang. Natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Ito'y walang iba kundi ang babae. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag at ang kanyang mga bisig ay tulad ng tanikala. Ang taong matuwid ay nakakaiwas rito, ngunit naaalipin ang mga masama. Sinabi ng mga ngaral, pinag-uugnay ko ang lahat ng bagay at ito ang aking natuklasan. Pagkatapos ng mataman, ngunit bigong pagsisiyasat, natuklasan kong sa 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino. At sa 1,000 babae, walang matalino kahit isa. Ito lamang ang natitiyak ko. Ang tao ay nilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao ay nag-iisip kung ano-anong bagay. Muling itinuro ng may akda kung paano niya hinanap ang kahulugan ng buhay. Ngunit natagpuan niyang ito'y lampas sa kakayahan ng taong na maunawaan. Ang ganap na karunungan ay hindi niya maabot at galing sa Diyos lamang. Sinubukan niya ang lahat ng bagay at dahil sa kanyang mga karanasan sa buhay, kasama na sa kanyang relasyon sa mga babae, napagtanto niya na baliwala itong lahat. Hindi yon ang sikreto ng makabuluhang buhay. Hindi yon ang sagot sa mga tanong niya. Hindi yon ang pinanggagalingan ng karunungan. Ito ay galing sa Diyos. Ang totoong karunungan ay ang makilala at magtiwala sa Diyos. God is the only one who can fill the void in us. Kung kailangan natin ng pagmamahal, lumapit sa Diyos. Kung kailangan natin ng kaligayahan, magtiwala sa Diyos. Kung gusto natin ng karunungan, humingi sa Diyos. Kung gusto nating mamuhay ng tapat, mamuhay ng may takot sa Diyos. Ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat. At tuwing humihiwalay tayo sa Kanya at hindi tayo magtitiwala sa Kanyang plano, doon tayo napapasama. Kapag sinabi natin na di ko naman kailangan ng Diyos, kaya ko naman sa sarili ko, doon tayo naliligaw ng landas. Man was meant to trust God. Yan ang sinasabi ng Ecclesiastes. Sa Kanya galing ang lahat, and we cannot live on our own as if walang Diyos. Hindi ganun tayo nakadesenyo. We were designed to depend on God for wisdom and everything. Parang isang sanggol na umaasa sa Kanyang inya. Nung umuwi ako, nakita ko ang bagong silang ko na pamangkin. And yung mga sanggol, they just cry out of dependence for their mothers. Umiiyak sila kung gutom na sila. Umiiyak sila kung basa na ang kanilang diaper. And they just trust o maasa lamang sila sa kanilang caregivers or doon sa nag-aalaga sa kanila. Ganun din tayo dapat magtiwala sa Diyos. Ang sinasabi ng manunulat ng Ecclesiastes ay hindi natin kaya ang paghahanap ng karunungan ng atin-atin lang. Hindi natin matatagpuan ang kahulugan ng buhay kahit ano paman ang ating susubukan at pasukin. Tanging sa Diyos nang gagaling ang karunungan. And when He gives us wisdom, we are able to enjoy life. We are able to live a good life. Nararanasan natin ang magandang buhay anuman ang dumating sa atin. We are able to navigate through life. Parang surfing, hindi natin kailangan banggain ang mga alon. We just have to ride through the waves. Kailangan natin itong sakyan. Ganon din ang buhay ng may karunungan. Ganon din ang mamuhay sa mundo ng may karunungan. Gusto mong magkaroon ng mainam, mabuti at magandang buhay? Ang suggestion ng Ecclesiastes ay mamuhay ng may karunungan. Ngunit paano nga ba mamuhay ng may karunungan? Una, mamuhay ng may prinsipyo. Pangalawa, mamuhay ng may pagtitimpi.
Pangatlo, mamuhay na may pagtitiwala sa Diyos. Ang kahulugan ng buhay ay hindi nakasalalay sa anuman ang ating pagdaanan. Ito ay sa kung papaano tayo tumugon sa mga ito. Mamuhay na may karunungan at may pagtitiwala sa Diyos at tiyak ikaw ay makakaranas ng magandang buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, hangarin po namin ang magkaroon ng magandang buhay. Teach us, Panginoon, turuan mo kami. Turuan mo kaming mamuhay na may karunungan. Turuan mo kaming magtiwala sa inyo. Turuan mo kaming mamuhay na may pagtitimpi at na may prinsipyo. Panginoon, pinapanalangin namin na ikaw maging hari sa aming buhay, na kami ay magtiwala sa inyo, na kami ay magkaroon ng takot sa inyo. Help us to live a meaningful life in this earth, kahit sa maikling panahon namin dito sa mundo. And help us to make it worthwhile, kabuluhan. Help us, God. Help us. In Jesus' name we pray. Amen.